Guys, welcome back to the Bihero Master Simon Channel, ang inyong pinaka simple at tutong channel ng mga marino. So ngayon guys, we will go down on deck and let's see the conditions of lasing bridges. So ngayon, bababa tayo doon, i-ano natin yung ano, check-in natin yung mga lasing bridges kung anong itsura doon. So hindi natin ako magtagtagal. Tara na, para simulan natin kasi umiinit na yung araw. Hello guys, dito tayo ngayon sa Cubierta. So sisilipin natin yung kung anong meron dito. So malaki tong barko na to. So napansin nyo to guys, yan, ito, yan. So kung ang dagat, in between land may dagat, tapos lagyan ng bridge, yung bridge is sa lupa. So dito sa barko, sa container, meron ding bridge tayo. So yan yung tinatawag na lasing bridge guys, lasing bridge dahil dyan akyat yung mga stevedore maglalasing. So nandyan yung mga lasing. So ngayon, mamaya pala tingnan natin yung mga overview. Nakita nyo yung barko ko, medyo luma na siya, 21 years old. So yan yung ano, dito tayo na-assign. So ano lang natin, punta kami sa dry dock guys. Medyo busy yung ano namin, busy yung preparation, kaya yung lahat ng tao medyo busy din si maano yung lasing bridge yan. So akyatin natin yan kung anong itsura din. So, ito na guys, nakaakyat na tayo sa lasing bridge. So hihingal na tayo, mahirap talaga pag wala nag exercise. So ilang lasing bridges pa yung akyatin natin. So yan, yan. So yan yung ano guys, overview ng ano, ng lasing bridge. So sa mga malalaking barko, dito mo lang makikita yung mga lasing bridges. So normally sa mga feeder ships, hindi ka makakita ng ganito, flat lang yung sa baba lang. So ito yan, maraming lasing bridge. So ano makikita natin dito sa lasing bridge guys, ito akyat ka lang ng isang palapag. So ito, mga lasing materials. So unfortunately yung lasing bridge namin, mga platform, medyo ano na, papalitana na, need for maintenance na. So mainit guys, so 1100 in the morning. So we're here in Indian Ocean. So ito, kita nyo yun guys. So dandahan lang tayo, so marami pa tayong exercise. Mamaya may maingay lang na background sa akin dahil ano man, may nangangatok yung mga voice, deep voice, may nanagrusty bass, may pumapalo ng masok. So ganyan dito. So this is the ordinary day of the crew on board the vessel. So yan yung ano namin, gearbox. Bidyuhan lang natin para may souvenir tayo. So yan. So medyo luma na siya. So actually this is the challenge part of how to maintain the older ships. So 21 years old lang, medyo ano na, sa lalaki pa, nagbibuna no, 18 ang babae, 21 yata ang lalaki. So hindi po. Sipin mo yan guys, sisikapin pa namin yan kung ilang materialis para ano siya, mapalitan sa dry dock. Gawa tayo ng requisition padala sa opisina, kung ano nila i-fully repair talaga yung kondisyon ng barko. So it depends. So yan. So sa mga fans ko dyan, welcome to the Bihero Master Siman Channel. So yung ang pinakasimple at totoong channel ng mga marino, wala tayong camera trick guys, talagang ano to, real talk tayo dito, walang maraming ididit, waswas. So waswasanay kami yun guys. So ito yung akomodasyon namin, see, marami ng mga luha oh. Oh, marami ng luha, talagang iminti na.
So yan yung challenge dito sa mga ano, mga crew at officers, paano nila i-maintain, ipasa sa mga inspections, constant control, mga survey, class survey, or any other third party inspection. So ito yung challenge. Luhod-luhod tayo nito, guys. So ngayon na bababa na tayo, silipin natin yung ibang masilip natin. So dito na naman tayo sa ibang cross deck, guys. Hingal na naman. Ilang cross deck pa. Ilang cross deck pa akyatin natin. So nakita nyo yun, guys. Yung mga boys, so may nag pansin ko, may nag scaling, big scaling machine, may nag rusty bus, may namupok. So lapitan natin sila dun. So maingay lang, pero sige lang. So ganyan kahirap kung ano, maghanap ng pira o kumita ng pira dito sa barko. Was-was. Sinto ng lagay na to ani. So kita na natin, guys, ha. So
we'll just first take shelter here, guys, because the sunlight is very hot and it can damage my, my beauty. May labi na ang ako ang yung baby face ko, di ba? So ito, guys, medyo sa dami ng inakyat ko na lasing bridges, so lumilisngag-lisngag din yung ilong natin. Kaya mahirap talaga kumita ng pira. So nakita nyo, guys, sa camera ko lang, pinaano ko, hindi magkasya yung sa laki ng barko, magkasya yung camera ko. Nandito na ako sa cargo number 1, so hinga muna tayo ng malalim. So my ship is about 285, the length overall is 285 meters long and 40 meters wide or breadth. So ang gandahan lang itong channel natin, guys, is walang camera trick. So real and simple, pinakasimple at totoong channel ng mga marino ito. Ito yung Di Behiro Master Seaman channel. So hanggang dito na lang, guys. So more videos in the future, kasi pupuntahan pa natin yung bodega, kung ano ang forma nito, mga bodega, mga ibang bagay-bagay pa dito na makita natin sa ganito kalaki na barko. So for now, that's it muna yung lasing bridges. So exercise lang ko, so binilag ko na lang para may souvenir rin kayo kung saan ang Di Behiro Master Seaman. So parang nandun din kayo. So hanggang sa muli, guys. So thank you for watching. So please like, share, and don't forget to subscribe my channel and click that notification bell for more updates. So pag comment lang kayo kung anong makikita nyo, kung may mali man tayo sa bilag natin. So comment lang para ma-double check natin, ma-verify the veracity of the information. So for now, yan lang. So hanggang sa muli, guys. Pabus, kasi medyo hingal na. Panahon na para bumalik doon, uminom ng tubig. At it's almost noon time. So 1.5 hours ako nag-ikot-ikot dito sa Lasing Bridges. Hingal talaga ang butin. Lisngag-lisngag yung ilong natin. So hanggang sa muli, guys. Paalam. God bless. Babush.